Matindi yung labanan ngayon sa Eurobasket dahil yung winning streak ni Luka tinapos ng boss niya at itong si Yusuf Nurkic. Pero yung isa talaga sa pinaka-headline yung nangyari kay Furkan Korkmaz na nagtapat ang Georgia at itong Turkey. Nagkainitan kasi sa game yung isang player ng Georgia at itong si Korkmaz kung saan na-eject pa silang dalawa sa game nung nasa 4th quarter lamang pa ng tatlo ang Georgia. Sa game pa na yun, umabot ng dalawang overtime at dikdikan talaga sa loob ng court. Yung Eurobasket ang pinaka-top competition sa FIBA na pwede mong mabanggit dahil andun sina Luka, Giannis, Jokic at yung iba pang mga naglalaro talaga sa NBA. Ang nakaaway pa nitong si Korkmaz ay si Duda Sanadze. Naglalaro din siya sa Euroleague at yung mga fans nakisali na rin at nagbato ng kung ano-ano sa loob ng court dahil nga sa nangyaring gulo. Ito pa yan, home court kasi ng Georgia yon. Ito na yung babalik si Korkmaz sa locker room kung saan nga si Sanadze ay na-eject din. Ang isang player daw na kasama niyang umatake kay Korkmaz ay ang player ng Indiana, si Goga Bidatse. Sa report kasi, hindi siya kasama sa active roster ng Georgia na base pa sa report ng Federation ng Turkey na kapag hindi nila binigay ang CCTV footage na nangyaring insidente, aalis sila ng tournament. Base din sa interview na yun, merong 30 policemen di umano ang gustong umatake sa team ng Turkey at meron silang nakaaway sa grupo na yun. Isa pang inaangal talaga ng Turkey doon na habang nasa gulo itong si Korkmaz ay natanggalan sila ng 22 seconds sa game clock kung saan lamang pano ng Georgia. So naalala nyo naman yung Gilas versus Australia, kaso nga lang live TV nangyari yun kaya talagang merong masususpindi. Dito naman ibang senaryo dahil merong official na mga kasama. Pangalawa, walang clip or nakakita doon. Yung CCTV footage ay wala pa sa ngayon at hinihingi pa ng Federation ng Turkey na gagamitin nilang ebidensya para sa penalty ng mga players ng Georgia na ang problema nga lang doon kung ibibigay ng personal ng arena. Dahil posibleng under yon sa batas nila na hindi basta-basta pwedeng magbigay ng ilang video kung hindi naman talaga kailangan or pwedeng humingi din sa korte para ibigay sa kanila. Itong si Korkmaz at si Bidatse kahit naglalaro sa NBA labas sila doon sa penalty pero yung team nila ang pwedeng magpataw doon. Dahil kung na-injured man itong si Korkmaz na outside yun ng FIBA game at nandun nga na pinopoint out na kasali sa umatake si Goga Bidatse na ngayon ay nasa rookie contract pa lang. Na ngayon ay wala pa siyang contract extension sa Indiana Pacers at isang taon na lang ang natitira sa kanyang rookie contract na mostly naglalaro naman talaga siya sa G League. Pwedeng maka-apekto yun sa kanya dahil bad publicity yun sa isang franchise nang nangyari. Parang ginawa dati ni Jahlil Okafor na nakipag-away sa fans kaya hindi naging maganda ang kinalabasan ng karir niya dati sa Philadelphia hanggang sa magpalipat-lipat siya ng team.